natin si ano si Pinoy Palaboy. So syempre kaya ko siya tinawag kasi nursing, alam ko sa pagdating sa mga medic eh. Oh, siya yung expert. So ipapaliwanag ni Part Dan yung tungkol dun sa probiotics, kung ano ba yung mga microbes na yan, para maintindihan po natin. Ayan. So ito po mga idol, sa bioflock technology kasi, sa aquaculture using bioflock technology, dalawa pong inalagaan natin. According sa ating nalaman po sa seminar, so nag-seminar pala tayo 2 days, 10,000 ang bawat isa sa atin ang binayad natin. At least ulit po yun siya mga idol. At later on, kasama po natin ang Hitong Lagalag at ang Raymel TV sa pag-seminar para later on maibahagi po namin sa inyo sa pamamagitan ng aming kanya-kanyang channel kung ano talaga itong aquaculture using bioflock technology. So sa seminar po namin mga idol, dito sa bioflock technology, dalawa ang inalagaan natin, tubig at saka isda. So sa isda po, alam niyo naman, papakainin natin, tapos i-monitor. Sa tubig naman po, may inalagaan po tayo mga idol na hindi mag-fluctuate. O na po kasi dito, lagyan talaga ng mga beneficial microorganism or beneficial bacteria. Yung function po ng beneficial bacteria, sila po ang nag-consume or ginagamit nila yung mga waste materials or nitrogenous waste ng ating hito, kagaya namang ng dumi. Kino-convert po nila into microbial protein. So ano po yung microbial protein po mga idol? Halimbawa, yung tainan is na-decompose or nakain na po ng ating mga microbes, nagiging proteina po yun siya. Kaya kakainin ulit ng hito. So hindi ibig sabihin ng hito nagtahe, kinain niya yung kanyang tahe. No po. Ang hito nagtahe, kinonvert ng beneficial bacteria or good bacteria yung kanyang tahe into microbial protein at yun kinain ulit. So, but that time po mga idol, nakakatikip po tayo sa pagkain. Yan po ang explanation sa atin sa bioflock technology. Tsaka no water exchange, no? At tsaka no water exchange po ito siya mga idol. Ha? From the start, naglagay po tayo ng fingerlings up to harvest. So, yun po, isda yung inalagaan natin. Paano naman alagaan yung mga tubig? Dito po sa pag-alaga ng tubig mga idol, dito yung naglalagay yung farmer hero natin na na-feature dito ng Orobiotics na ito, aqua maintenance na parang nairis na ata yung label eh. Eh, nabibili naman natin ito kahit saan po kayo mabili. Commercial po ito siya na probiotics. Saan ba na pwedeng mabili yan? Nationwide meron po ba? Nationwide naman ata ito. Meron din sa Shopee siguro, Lazada. Check nyo lamang po mga idol. At saka may mga parameters po tayong minomonitor dahil hindi lamang isla ang inalagaan natin. Inalagaan natin yung tubig. Kaya po tinatawag na aquaculture. So dito po sa aquaculture, ito ang pH monitoring. So, siyempre, aralin pa natin ito mga idol dahil may ituro po sa atin ito. Medyo makakalimutan natin. Ito yung mga nitrite. Titest natin yung tubig. Ito yung pang-test sa ammonia. Yan. At saka, salinity. Pari sa salinity, no? Salinity, mga idol. Alkalinity. At saka ano pa ito? Ng hardness ng tubig. So okay. Dito po kasi mga idol, hindi bumabaho ang tubig. Hindi siya mabaho, nawakan ko na kanina. Hindi bumabaho dahil punong-puno ng mga beneficial bacteria. Usually po kasi mga idol, dalawa po ang bacteria. Beneficial and bad. Yung bad po, yun yung mga pathogen-causing bacteria. So yung pathogen-causing bacteria, sila po yung mga bad bacteria kung saan nag-create ng baho or contamination sa ating tubig. So kung andun yung mga bad bacteria, siyempre mamatay talaga ang hito natin. Pero dahil ang kinoculture natin yung mga beneficial bacteria na nabibili kagaya nitong probiotics na orobiotics, wala po siyang baho. Uy, hito na hawakan ko. Yan. At kaya po mga idol, dito po sa urban farming gaming, urban aquaculture farming gamit ang tawag nito, ang bioflock technology. Kikita po tayo ng medyo maganda dahil kaunti lamang po ito, 3x3 or 9 square meter, pero ang stocking density is na 6,000 heads ng hito ang meron dito. At saka maniwala po kayo sa hindi mga idol, walang patay. Pero paano yung partner? Kasi sasabihin nila, bibili pa sila dyan, baka mapapagasto sila, tsaka gagamit pa sila ng irrigation. Siyempre, kung magamit siya ng kuryente, hindi ba to dagdag sa gastusin nila bilang isang aquaculture? Ayan. Yan, yung mga negosyong fish farmers. Good question, kasi nung nag-seminar tayo, partner Raymel TV. Oo. Isa din sa mga naisip ko na magastos talaga ito. Oo, kahit nga ako eh, oo. Sa kuryente, ganon. Pero, let me explain nyo dito ha. Parang akin lang pa, ha? Kasi nakapag-interview tayo, ito lang naman talaga ang equipment sa ginagamit. Oo. LP100 as aerator. 100 watts din to, partner.
100 watts kailan kasi ng irritor mga idol yung ating beneficial organism bacteria para mag-multiply. Para hindi po sila mawala sa tubig natin. Saka kailangan 24/7. Yes, 24/7 irritor po ito. Meron pong solar system sa labega. As I learned, ang hito po is walang problema na walang dissolved oxygen kahit 1 milligram per liter. But this is by flock technology. Bakit po kailan pa rin ng irritor? First, nakukulture tayo ng microorganism. Kung wala tayong tinatawag itong irritor, hindi dadami, hindi magmumultiply ang ating beneficial bacteria. So possible, walang kakain, magkukonvert ng mga nitrogenous waste. Second things, sa bioflock kasi, ibig sabihin ng flock. Yung flock po na dito sa fish pond, inaalsa niya. Inaalsa para hindi mag-settle down at mag-create ng sludge. Once kasi mag-create po ng sludge itong mga flock, dangerous po yun sa ito. Pwedeng kakamatay ng ito. Hindi mamatay ng ito dahil sa mababang dissolved of oxygen, pero mamatay sila dahil sa flock. Sludge. Sa madaling sabi, para malinaw sa kanila lahat, dapat yung ano talaga yung aerator is 24/7 non-stop po siya. Yes. Dahil dun sa flock. Yun ang inaano natin. Baka magtanong sila, what if kung i-drain na lang yung flock? Very good question yan. Kasi as I've learned, kung i-drain mo po yung flock or yung magiging sludge, parang tatakpan ka lang ng pera. Bakit? Dahil yun ang kanilang magiging pagkain. So ganito, kaya ganito, nagaganyan-ganyan lang kasi makukonvert ang ating mga bakterya, ilang trillions ng bakterya ang meron ito, convert into microbial protein, nagiging pagkain nila, kaya kahit hindi ito itong mga pagkain, busog pa rin sila. At saka doon, makakatipid ka at ikita ka dahil konti na lang ang feeds na makapakain. Oo. So yun yung water, no water change talaga siya, no? So napakatipid. Yes, parang fish pond ko lang, ano? Pero yun po ang reality.